sing tayo ngayon. Ha? O, oh, sige. Ito na eh. Ito na. Paano tayo magbabalat ng pina? Kaya pala mura ito pinya. Dahil? Hindi siya juicy. Oo? Oh? Oo. Kamunat ko na. Eh, buksan ko doon. Ganyan lang. Balat-balat konti. Hmm. Ganyan lang. Ganyan. Tapos ganyan. 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 Ganyan lang. Hmm. 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 Ayan, balik-balat. Sundan mo lang yung mga mata niya. Mingan, hindi ko mabasa. Wala akong salamin. Tulog pa yung master ko. Hello, Mayan. Yan. Pwede nyo itong tanim. Kaya lang wala. Isa pa. Wow. This one.
Walang game-game ngayon. Babala tayong pinya. Pasok, pasok! Welcome, welcome! Tayo lang matapos. Welcome, welcome. Maraming salamat sa thumbs up nyo. Ito na siya, dalawang pinya. In English, pineapple. Sa Tagalog, patikim ng pinya. Gawin natin dito, siyempre hiwain. 1 2 3 4 5. Tikman natin. Ngayon, i-blender natin siya. Huwag natin. Blender. Gawin natin pineapple juice. Simple lang buhay. Yung
isa palalamig mo na lapis sa rep. Saan mo ba? Saan mo pumasok na kaibigan? Huwag din nila. Aya. Pagyan natin yung yelo. Oo. Doon ka na, huwag mo lang muna yung camera niya doon. Ngayon, naman natin dito. Yan. Tapos, yan. Hop. Hop. Hop, lilipat tayo. Hop. 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 Yan. Hop. 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 Yan. Ngayon, lagyan natin to. Yan. Yan. Ngayon, lalagyan natin ng honey. Honey. Yan, hindi siya tumutulo. Ang gagawin mo, ubos na pala. Wala na akong stock. Yan. Lagyan mo na lang konting mainit. Mayroon lumabas ngayon eh. Sarado. Kalog-kalog. Lagi ganyan lang. Mix, 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 oh, matamis na yan. Yan. Lagay mo na rin dito. Laglag. Okay. Ibig sabihin, wala na akong honey. Ubus na. Laglag. Tapos, saksak. Pagsaksak. Mahina. Yan oh, basahin mo mga yan. Naglag ang yelo. Yan, may yelo na. At tubig. Yan. Ano nilagyan ang gatas? Ang gatas? Ay, ako lang. Ayan na siya. Wow! Milky na siya. Wow! Ito ang paggawa ng pineapple milkshake. Pero walang milk kasi magtatay tayo. Pag sigurado na wala ka na makita, ayos na yan. Ngayon, itong pinakamalaga. Ito, pinakamalaga dito. Yan. Titikman natin. Creamy siya. Parang dalgona coffee. Ito, pineapple shake. Ah, hindi ko malasahan. Ang sarap. Opo. Sa computer ka magbasa. Ah, ito, ito ang pineapple shake. Yan. Tikman ng maibigan. Matamis, maasim, masarap. Tikman ng maibigan. Malamig. Op. Salam aleiko. Aywa. Aywa. Mapik ka mastas dagiga. Then I go to Mr. Berhel and Mr. June. Then they also finish. I told them what to do.
When I told them, they already left because it's finished. Also, I told Mr. Ace, yeah, only picture, no picture for me, no picture for Ace, no picture for Aziz. Yeah. Mm-hmm. Okay. Welcome. Yan na. Aha, din yung lasahan ang pineapple host. Oh, di ko malasahan. Tikman natin, bigyan natin yung ating isang host. Ayaw ko muna. Sinisik mo. Oh, somebody's calling. Hindi, yung kanina. Dito ka na, oh. Dito ka magbasa. Nakakaubo. Ang labig. Nasaan na ba yung aking? Diyan ka na, baba. Yan mo. Siya ang nag-thumbs up na. Oh, it's very hard to drink this shake. Oh, basahin mo na yan. Wow, pineapple shake na lang po. Hehehe, hindi nyo po malasahan ang pineapple, host. Di nga malasahan kasi malamig. Tapos may honey pa. Tapos may extra pa tong langaw. Ang asim. Ang sarap. Sabi ni May Ann, hi there, game na. Shout out, host. Huwag kalimutan, thumbs up ni host. Sabi ni Jessely Rivera, game na. Boss Lars TV, what's up guys? Present po sa live chat. Keep safety everyone. Mr. Jamari Vlog, hi. Mr. Jamari Vlog, shout out. Mr. Jamari Vlog, thumbs up. Rain Pam, hello po. Shout out sa inyo. Rain Pam, thumbs up po. Pineapple po ba yan, host? Pineapple shake na lang po. Hehe. Haha, di nyo po malasahan ang pineapple, host. Okay, okay. Shout out sa aking mga 5 milyong viewers. Kay Boss Lars TV, kay Mr. Jamari Vlog, kay Rain Farm, kay Mayam Balagot, kay Jessely Rivera. Matinding bonggang-bonggang shout out sa inyo, host. Ano ba ito? Nagkalat ang mga pogi. Pogi ba ako? Pomi. Pomi o ano? Ah. Oh! Nakakapogi pa rin pineapple. Okay. Shout out sa aking mga 5 billion viewers at madaragdagan pa, sawa ng Diyos. Hi, hi, hi. Anong ganap? Wala, nag-shake lang tayo. Yan ang ganap. Okay. Mamaya. Rain Farm. Happy, happy lang. YouTube, happy, happy. Meron pala si Rins, Rins. Rins. Rain. Hindi, si Rins TV. No. Oh. May ads na siya, ads na eh. May ads na siya. Ako, wala pa. Ayoko magka-ads. Rins. Kasi madadagdagan, ads. Madadagdagan, di ba, pag-ads. Mahirap yun. Umupogi pala ako, pumuputi buko. Gumamot ako ng formula para sa panot. Alam nyo nangyari, ito nangitim. Ito gamit ko. Yan, para sa panot. Tignan nyo, tumubo, kulay itim. Dito sa kabila, puro puti lahat. Ito, panot ito. Kaya yan, oh. Yan, panot yan nun. Hanggang ngayon, panot pa rin. Pero at least may buhok na. Ito, gamit ko. Yan, kung nababasa nyo yan. Ha? Ito. Neoxidil. Tignan mo, buhok ko, may itim na. Tagumpay!
Ay! Magiging pogi na naman ako! Prescription ng aking pamangkin. Ito, para daw sa panot. Totoo nga, tumubo ko yan. Oh. May mga itim-itim na! Yan! Yan ang resulta ng paglalagay nito. Meron pa isang formula, pampakinis daw ng mukha. Ito, yan. Kung nakikita mo, yan oh. Gagawin mo, lalagyan mo lang to sa mukha. Oh, ganyan. Yan, yan, yan. Eh kasi pagka mahilig ka sa chicks, kailangan pogi ka. Tapos ito lang daw ba masahin mo, ganyan. Sabi ko nga, ba't di pasuntokin yung mukha? Para kumapal na. Yan. Sitapi lang. Ganyan-ganyan lang daw. Bawal daw tong kamay. Kasi magagasgas. Eh, gasgas na nga yung mukha. Para pumogi. Yan. Siyempre, pag ikay di bumata, wala kang babae sa Pilipinas. Joke lang! Tignan mo, mamula-mula mukha ko, parang puwet ng baso. Yan ang review ng Cetaphil. Wow! Oo nga, maganda daw brand yung Cetaphil. Oh, ayan. Ah, moisturizer. Oh! May lotion. May lotion pa. Tapos, kukuha ka nito. Yan, bubuksan mo siya. Siyempre, yan ang ganap natin ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano kuminis sa mukha. At pagmasahe. Yan, ililip mo yan. Parang maging 20 years old ka ulit. Ganyan. Ganyan. Kasi bala ko mag-artista eh. Kahit yung ipapakain lang sa buhaya, kailangan maganda yung mukha mo. Para yung buhaya matutuwa naman, di ba? Pag pinakain ka. Ayan, double lang ba? Oo, oh, ayan, ganyan, ganyan, oo, oh, oo. Oh. Ito lang pa pangalan mo, oo, 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 wag lang mapunit yung mukha, oo, oh, oo, oh. Sa awa ng Diyos, oo. Oh. Tapos nyan, maglalagay ka nito, ayan, ito, oo. Oh. Pampatubo ng buhok. Hindi nga ako naniniwala, pero nakita ko, umitim yung buhok ko. Sabihin mo, ito muna, bago mag-moisturizing sa mukha, yung Cetaphil dyan na. Yan. Tapos, kukuha ka nito. Isang piraso. Para matanggal yung mga langis-langis niya. Sarado mo yan. Oh. 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 Hindi mo ilalagay ito, pupunas mo sa kamay kasi nagdikit yung moisturizing cream. Pag pinunas mo sa mukha mo, natanggal kagad yung gamot, wala pang 30 minutes. Hindi magte-effect. Wow! Oh! Masahin mo kita, baka tagpupunta. Oo nga, yan lang, oh, ganyan. Para malinis ang kamay, ingat-ingat kayo dyan. Keep distance apart. Dito sa Saudi, nilip na yung lockdown nila. Kaya lahat ng tao naglabasan sa mga mall, namili, lahat ng ginagawa nila. Diretso ang buhay. Masaya na naman ang mga OFW. Walang checkpoint. Napakaganda ngayon, lumabas. Ang problema mo lang, wala kang pera dahil walang sahod, no work, no pay. Ewan ko ba? Oh, ganyan. Ha! Di pogi na naman. Yung pampalinaw, may pampalinaw pa na mata. Ito, yan. Tears natural, pampalinaw ng mata. Ipapatak mo lang. Pak! Pak! Maya-maya, di ka na makakita. Hello, ate. Hello, ate. Sabi ni... Bakrid, Bakrid from Rain Farm. Wala pa po akong adsos. Mainam naman kasi pagka nag-add ka, madadagdagan ka. Sa Rain Farm, congrats sa buhok nyo. Rain Farm, yes po, magandang brand po yung Cetaphil.
Mahal lang. Hehehe. Mahal pala. Pipingkis ko niyan. Hosh, babata ka niyan. Oo nga po, host. Di naman kailang bumili ng pamasahe. Kamay-kamay lang. Okay na. Hello po, ate. Sabi ni Rain Pam. Hello, hello. Yan. Tingnan nyo. Nagsasalamin ako. Pero, reseta sa akin, hindi ko ginamit. Sa kanya. Siya nang gumamit. Kasi malabo daw mata niya. Ay, nako. Diyos ko po patawarin. Ang sinasabi ko yung sa taga Dubai, hindi si Rain. Hello po, ate! Hello! Hello, hello! Hello, hello, hello! Kumusta na kayo? Ha! Oh, ikaw na maupo rito. Tapos na ako magano. Ikaw may pangalan. Tapos, nito. Ito, para sa tutuli. Ito! Marami akong ginagamit dito. Pero hindi pa rin ako pumugi. Hindi pa rin tumubong buhok ko. Wala. Kaya kawawa ako dito. Nasaan na sila, Mayan? Wala na sila, Mayan. Titinda kasi sila eh. Oops! Kumain ka na lang dyan. Magluluto pa ako eh. Hindi yan. Kahit masarap mga pagkain dito, wala, hindi ka pa rin tutubuan ng buhok. Promise, tignan mo to, promise. Ano ito? Sa tingin mo, ano ito? Guys. Ting! Ano ito? Duhat? Pong. Grapes? Berries? Grapes? Tama ka, grapes. Ayan na. Asim. Maasim na lahat yung kakainin mo kasi kukulitan nga ng panin ng ano ito? Grapes daw, hindi. Gcash. We noticed that you haven't been using your Gcash for a while. To avoid closure of your account, please make sure to keep your Gcash active by transacting and more. How to buy load. Hindi sarado nyo, leche. Oh, ha? Saka na ako gagamit ng Gcash pag sa Pilipinas na ako. Mm. Bago nga. Masarap. Crunchy. Crispy. Crispy. Crunchy. Battery. Mabatter. Parang dates siya, di ba? Sobrang laki. Yun yung sabi niya. Mura lang binili ko. Kaya lang, maasim. Yo. To. Ay no, ang laki oh. Hmm. Hmm. Maasim na matamis. Hmm. Ah, nandito na yung simpleng sinaklit. Sabi ni Rain Farm, dates, kala ko dates. Paborito ko kasi dates. Pareho tayo, di ko paborito yan eh. Ano lang makita ko, papasok sa bunganga ko kain. Yum. Mahirap mang isda. Iilag lang tayo. 4 million, 6 million viewers na. Welcome, 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 Rain Farm. Busy lang. Walang problema. Wala namang kwenta dito sa channel na to. No guys, may ringers. Nawawala na. Titignan natin yan sa loob ng isang buwan. Kung talagang maganda yung setup nila yan. Napakamahal pa naman. 153 reals. 53, 53. Tapos meron pa nito.
Cetaphil cleanser. Bago ka pa mag-moisturizer. Bago ka mag-moisturizer. Parang tuloy naalala ko habang tumatagal. Lumalala ang sakit ko. Alam niyo ba kung ano yung sakit ko? Siguro mahabag kayo sa akin pag nalaman niyo. Sabi ng doktor ko, sakit ko raw, pogi-pugian. Kaya nga hindi ako naniniwala eh, pogi-pugian. Dapat pogi lang. Pasok, pasok! Sa 6 na milyon! Akin ko sila may ano. Tip sila ang road na yun. Maganda yan. Nagtutulungan tayo. Sumarap nga ito. Para siya. Dati hindi masarap. Ngayon masarap na siya. Singin nyo si Jan din sa buto. Yung mga nakakakilala sa akin, hindi itong most wanted. Itong mas pogi sa Pilipinas. Na, nasaan na si Janjan? Ito. 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 Ha? Game na daw, game! Hi! Hello? Hi! Hi! Hello, kalbo! Hello, kalbo? Kalbo! Ito, may kalbo rin na isa. Ayan. Nakikita nyo, kalbo? Oh, kalbo yan. Hi, kalbo. Hello, kalbo. Kalbo ka rin? Pengi. Pormilya na lang tayo. Nanawa ka agad kayo sa mukha ko, ano? Sabihin mo na, Juan, na game na. Hindi dyan. Hindi dyan. Ano? Hindi dyan. Balay. Bakit kayo nandyan? Siyempre. Nasaan si Mela? Data kayo man, nakaready kayo man ng game na. Game na. Hello? Hello? Hi, hi. Where is your brother? Rabon? Aaron? Where's your kalbo? Hi. Yan lang naman alam mo. Hello, hi. Oh! It's a 4 million viewers for today. Today's highlight. Nasaan si Kuya? Kuya Rabong. Aaron. Naglalako kayo, nakaida kayo, magkasano kayo ngayon makalakaw. Wala naman tao. Ah, nag-close kayo. Sige na, matulog na kayo. Mamaya na mag-game. Oh, mamaya na. Mamaya na.
Manood lang kayo. Ay, isang oras ka lang. Isang oras ka lang. Pwede na yun. Gusto mo ito mapasok. Maho! Dapat sinabihan mo si Asis yung ano na? Salamat sa 4 million na nagtsatsaga, nagbibigi. Marami kasi nag-live na naman eh. Anong oras na ba? 37 minutes ka naman. Pag ganun ka, para gluto. Magtawag sana ako eh. Hmm. Parang yung ginawa ng Igorota. Lahat ng kanyang mga friends na naka-online, tinitext niya. Pasok kayo, pasok na. Ano ko si... Wala pa pa ng nainit na tubig. Palamig ko na yata muna ito. Yung... itong pineapple, palamig ko muna. Hindi, kukuha na ako ng isang ganito. Bakit ganito? Wala yung juice niya. Pomium. Ayun. Matamis, hindi. Tamis. Yan, hinagyan mo na ang kwan. Oh, matamis. Salamat sa 5 million BG viewers. Salamat sa 5 million. Ano, mawala niya yung sakit na naranas natin ngayon para lahat makalabas na, makapag-vlog. Napakahirap sa loob ka lang ng bahay. Nagba-vlog ka, wala kang content. Hindi ka makapamalengke. Kaya yun lang. Kung ano-ano lang ang ginagawa. Kumisan, hindi ko na kaya. Salamat sa 7 milyong viewers na nakabigi dyan. Baka naman, magpakilala naman kayo para mabati ko kayo. Op, naging 5 viewers na naman. 5 milyong viewers. Wala na. Wala na pagkain. Magkakape naman tayo. Walang ininit. Yeah, brother! Sir! Wala ba tayong ininit dyan, brother, sisters? Yan. Making a circular motion to your head.
making it fine and then pulling it down to you, to the side of your eyes and going to the ears. Yeah, that's right. You pull that line going to your ears and then from your chin you pull it up going to your ears. This has many micro veins. Relax and relax. After relax, relax to your cheeks. Yeah. Pulling it to your side of your ears. Yan. When you are old, you cannot produce enough collagen. That's why the wrinkle is permanently appearing on your heads. What you call this? Forehead. Yes. Stretching. So that the mark of those wrinkles will vanish little by little once you pull it going to your ears. Do not use any materials, only these fingers so that it will not hurt your skin. By applying Cetaphil, make a circular motion, massage to your forehead. Yeah, like that. Okay. As you can see, there's still no traces of Cetaphil. But still, it is moisturized because that Cetaphil is a moisturizing cream. Still, you can feel the oil of your skin. But I'm feeling sleepy with the way I move my hand. This is how the old man feels when they are being massaged. This is how the old man feels when they are being massaged. On their head. Oh, little by little, I am falling asleep. Oh yeah. You don't need a new model. This is the reality, so that we will know if there will be some changes within a week, within a year, within a month. We must be consistent applying this moisturizing cream so that we may know if there is a changes. And then we could tell to other subscriber that this formula is very good to your skin even at your older age. You must also take care of your skin even if you are old. Because this is the kingdom of God, your inner spirit should be taken care of. If your inner spirit is good, it will reflect on your whole body.
Ah! I'm rejuvenated! Yes! I'm rejuvenated! Yes! This is the handkerchief that I used before. Oh yeah. Wow. Feel refreshed when you just take some excess formula from your skin. Aha! By the way, salamat sa 5 million viewers na nagtsatsaga. Kaya exercise mo yun, leg mo, para lumagatok. At hindi ma-stuck yung ating dugo. Yan, ganyan. Pero may mga tao, alam nyo kung saan bansa yun? Pag sabi sila ng yes, ganyan lang. Para silang manika, pag nakita mo, gumaganyan sila. Yan. Leg lang ginagalaw nila. Pag nakakita ka ng Indiano, pag kinausap mo, nagsabing yes, ganyan lang siya. Pag no, ganyan pa rin. Ganyan. Gumaganyan lang sila. Pag yes, ganyan pa rin. Pag no, ganyan pa rin. Oh. Ganyan. Ginaganyan lang nila yung ulo nila, yes. Yung pala, exercise yun kasi sumasakit na yung ulo nila, hinahay blood na sila. Doon ko pala nalaman yun. Ayan, maganyan sila. Oh. Para mag-circulate ng maigang dugo, gaganyan-ganyan mo yung leg mo. Hindi mo na kailangan ikot kasi pag inikot mo, alam mo na. Kaya ganyan lang dapat. Tsaka pag inikot mo, mahihilo ka lang. At least to gumagalaw, left and right, left and right. Left, right, left and right. Yeah. At least yan, na-exercise na yung leg mo. Magsi-circulate ng maayos ang dugo mo sa ulo. Mapasok ang oxygen kasama ng dugo. Yan. Mapipil mo, parang gumagalaw rin yung utak mo. Yan, ganyan. Ganyan. Pag wala kang magawa, ganyan lang. Oh, ganyan. Kasi wala kang magawa sa YouTube, ganyan. Kala mo nagtuturo, hindi, nagpapalipas lang oras 'yan. Oh, ganyan. Para hindi ka mainip. Ganyan lang. Huwag kang gaganyan, taas baba, taas baba. Para kang kalabaw 'yan. Mahilo ka pa, mararamdam mo. Samantalang ganyan, left, right, hindi nakakahilo. Papahabain ko itong balbas ko kasi malapit na magpasko eh. Kailan mga ganyan, tapos kukulayan ko ng puti. Ganyan. Wala na yung ganito mo, natunaw lang. Alin? Kainin mo na. Yan na lang natira. Tapos, ito naman. Mura ba, sir?
Kala mo yun, ang binis mong kwan. Eh, gawin mong dalawang oras. Kaya mo lang, may papasok, wala. Wala ko nakasaya, di ba? Susundutan mo siya ng grapes. May lasan na. Yan lang kayo. Parang makati sa akin ito. Hindi. Pag wala kayong may upload, wala kayong talent, ganyan lang gagawin mo, live stream. Wala kang talent eh. Palipas ka ng oras sa pagaganyan lamang. Masarap siya. Masang devil gun. Samgipsol. Talagyan mo yan. Basta tago mo ganyan. Masubong. Wala ang kupas. Ano lang ka lang ah. Ako'y nagluluto-luto. Luto tayo ng kanin.
Hello! Yun. Anak? Tapos? Anak? Wala ka nito. Yung? Yan. Kukunin mo to. Yan. Gawa ka na lang ng kwan. Ano yun? Papalaman mo dyan. Para? Hmm. Pag-ibagas natin mamaya yung tinapay. Strawberry jam. Yung tinapay at saka yan. Yung preferito ko, dali. Sir. Sabilit lang. Isang itlog. Gusto ko yun. Strawberry jam. Tsaka fresh vegetable. Ikaw ka tayo ngayon ng strawberry jam niya. Tinapay. Ano ang laman? Pa. Pag mo na lang dito yung namesa mo kasi para may papasok na magawa tayong pamerienda. Hindi na, samahan niyo ako. Ano? Ito ay atin-atin lang. Ha? Huwag niyo pagsasabi. Ituturo ko sa inyo. Kaya lang medyo maselan. Ay, pwede itong peanut butter pero di ko alam. Tatlong peanut butter. Busing ko lang tong gulay, konti na lang. Peanut butter. Samahan nyo ko. Tapos, tinapay. Breadcrumb. Ano nandiyan? Masarap to. Pwede rin yung tuna eh. Anong gusto mo play mo? Tuna. Ala Jollibee. Tapos ito, lagyan mo ng ganito sabi niya eh. Natin. Lagyan pa natin ng sibuyas. Magtalagi pa ako ng sibuyas. Ay, i-video ko rin para kung i-video ko rin para ma-edit ko. Lahat ng flavor niya. Lalo, ay, magkuhan pa ako ng sibuyas. Malapit na ako mabusog. Ano pa kain? Mukbang lang ng mukbang. Dali lang, mag-iwa pa ako ng sibuyas. Happy rain, Pam! Ayos! Labas na ako! Salamat! Salamat rin! Salamat! Ngayon, gagawa na tayo ng all-time favorite merienda. Ang tawag dito ay tuna pie, strawberry pie, tinapay. Una natin gagawin, siyempre, i-prepare natin yung breads natin. Napakadali lang to, pwede mo itong ibenta habang naka-quarantine ka. Di ba ganyan?
Ngayon, kukuha ka ng rolling pin. Ibababa mo siya. Ikot mo. Itong una, hindi mo na kailangan magmasa pa. Pwede mo itong ibenta sa kalye. Ganyan. Di tapos. Kunin mo yung kusilyo. Iwain mo. Ito yung excess. Madali lang to. Itong mga minimeryenda namin. Yan. Kung pwede mong ibenta, ganyan. Tatanggalin mo yung sidings niya. Yan. Madaling sabi, natanggal mo na. Set aside mo. Linis. Isa-isahin mo ngayon siyang alisin. Hiwa-hiwalayin mo na ngayon sila. Ngayon, pag nahiwalay mo na, yan, ganyan, pag nagdikit, ayos lang yan. Tsaga-tsaga lang talaga trabaho. Dapat pala isa-isa lang. Para hindi magulat. Yan. Huwag natin kaya sa akin din yan. Ganyan. Sana yung... Ito yung don niya na sinasabi. Bakit ngayon? Ginanyan mo. Gusto ko eh. Chef ako, diba chef? Diyan nipis na. Ganyan naman talaga yan. Ikot mo ulit. Hindi mo na kailangan magmasa. Ayos na yan. Tumis ulit. Ganyan. Ayos na. Ngayon. Matawag. Kadyot. Ganyan. Yan. Isa-isa. Tuna! May ibang flavor lalagay natin. May tuna flavor! Yan, saglit. Iwa-iwalay ko lang sila mga ka-guys. Hello, guys! Ihiwa-hiwalay ko lang sila, guys. Yan. Ito, tinuturo ko para kung nasa bahay kayo, makaisip kayo ng negosyo nyo. Ito. Murang-mura lang to. Magkano lang yung brand ng tinapay dyan? 60? 65. Masarap na yon. Pipiliin nyo rin yung masarap na loaf bread. Tapos mas ikot. Mas mahal yung gardenia. Ikot. Yan, ganyan. Walang perfect. Basta tirahin yung tirahin. Nobody's perfect. Paglabas. Ito, ginagawa natin, nagde-design lang tayo. Pag lumabas yung tain nyo, may design. Yan, kasi pag kinain nyo lang siya, loaf bread, tapos kinain nyo, pinalamanan nyo, walang design yung etchas nyo. Ito at least, maganda-ganda design. Walang perfect, basta 'wag lang mapunit yung kalagitnaan. Tapos pasadahan mo ulit para medyo maganda yung ating loaf bread. Yan. Ganyan. Ito pa. Ganyan. Tingnan natin itong konting brown. Yan. Ito, huwag niyong tatapon kasi pwede niyong kainin yan.
Breadcrumbs. Breadcrumbs. Ngayon, nasaan yung breadcrumbs? Wala. May na itong kalaban ayan natin. Di ba yan? Oh. Hmm. Ngayon, itlog. Yung itlog, basagin mo. Oh. Yan. Yan. Oh. Okay. Ang next part, simple. Yan, mamimili ka ng ipipilings mo. Uy, lagyan mo muna yan ng ganyan. Ito. Tuna. Meron tayong mayo. Mayonnaise. Yung mayo, papahit natin dito. Ito yung breadcrumbs. Yan. Okay. Para palang Jollibee. Yan. Tapos lagyan mo ng isang kutsarang tuna. Yan. Huwag masyadong marami kasi maliit lang space eh. Tutupi mo ngayon. Pagtupi. Pagtupi, ipipinch mo siya. Ng tinidor. Ngayon, nasaan ang aking tinidor? Kasi cook na siya eh, di ba? Tasty na. Pipinch mo lang para magdikit. Oh. Empanada to, simple. Pwede mong pagkakitaan ito. Tinuturo ko to sa inyo kasi yung mga naka-home quarantine, hindi alam kung anong gagawin. Walang hanap buhay. Ito, simple lang to. Pagkakakitaan mo to. Back to back ang pag-pinch para swabing-swabe. Oh, ganyan na siya, di ba? Ngayon, wala tayong brush eh. Meron, sir. Oh. Sana ka video. Yan. Isa yan, ha? Oh, lagay mo dyan. Oh, may dumidikit. Sunod, kuha ka ulit. Pahid ka ulit. Pahid. Huwag masyado marami. Kunin mo muna yung kanan doon. Yan, sa lagyan mo siya drawer ng... Sige na. Ganito. Oh. Yan, ito ang tuna pie. Ang English, tinapay. Ay, mali. Yan. Ganyan lang siya. Tutupi mo. Pagkatupi, ipipinch mo siya ng tinidor. Kamaya ka na mag-confan. Sige, ganun na siya. Parang empanada na siya. Parang empanada na ang lalabas dyan. Ito yung napakasimple. Pwede nyong pagkakitaan dyan, yung mga naka-quarantine. Isip-isip ng konti. Hindi yung puro amelioration. Huwag nyong iasa ang buhay nyo sa gobyerno dahil yung gobyerno, ang alam niya lang, mag-provide. Hindi niya kinukwenta kung may budget pa siya. Tulungan nyo rin ang gobyerno. Tulungan natin. Yan na siya, di ba? Ganyan na siya. Nakadalawa ka na. Ganyan lang. Kuha ka na naman ulit. Pagkakuha mo. Mayonnaise. Lagyan mo lang. Isang pahid lang. Ito yung mga simpleng merienda sa mga bata. Pwede nyo pagkakitaan to. Kumpitin nyo lang yung inyong expenses. Mag-overhead kayo ng 40%. Ayos na yun. Siyempre, kukwentahin nyo lahat. Gaas, mantika. Kung yung sabing din yung sa sweldo ang sarili nyo, edi talo kayo kagad. Kailangan kasama rin yung may pasweldo ka sa sarili mo. Yan ang tamang magnegosyo. Ipinch. Tapos, higpitan sa pamagitan ng tinidor. Ganyan. Ito. Tapos, kabilaan. Para may design naman yung etches nyo. Hindi yung sardinas na lang sinasabi nyo. At least ito, may design. Sardinas empanada. Diba? Yan lang yan. Kuha ka ulit.
Pag may nakita kang brown, bahala ka na dyan. Para-paraan na lang yan. Huwag niyo masyadong ginigipit yung gobyerno. Di naman kayo tamad para umasa. Kayo naman, hanggat may mahuhutot kayo, kuha rin kayo ng kuha. Oh, yan. Sabay pa naman ulit. Oh, isang kutsara lang. Tama na yan. Oh, oh. Tapos, tupi. Oh. Pag tupi nyo, pwede rin nyo lagyan ng lak. Yung itlog. Oh, oh, oh. Yan, oh, oh, oh. Yan. Tapos, ipinch nyo na naman ng tinidor sa gilid. Ganyan lang. Oh, 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 oh. Yan, kabilaan para may design. Oh, oh. Yan, oh, oh, oh. Yan na siya. Oh, ganyan lang. Hanggang sa makaipon kayo, oh, yan yung mga ano ko, mga nagawa ko, ang dami. Oh, 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 oh. Ngayon, babrasan pa natin yan. Tapos lalagay din natin ng breadcrumbs. Sabay piprito. Ubusin ko lang to. Ha? Huwag kayong mainip. Darating din tayo sa pagluto nito. Op. Yan. Mayonnaise. Oh, mayonnaise. Mayo. Oh. Ganyan. Mayo. Tapos, tuna. Pan mo muna yan. Puros tuna lang muna. Tuna lang. Yan. Isang kutsara lang. Tapos, itupi. Pag tupi, ipinch mo para hindi magbuhagag. Ngayon, kung medyo magana, lagyan mo naman siya ng itlog. Oh, oh. Para magdikit siya. Oh, oh. Ganyan lang, kaibigan. Oh. Tapos, ipinch mo siya ng tinidor. Oh, oh. Tinidor. Hindi ba nakikita? Oh, yan. Yan, tinidor. Tinidor, tinidor. Tinidora, 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 tinidora. Ito para sa inyong ano, habang nakatambay kayo sa bahay nyo, pwede nyo ibenta to sa mga bata, mga walang makain. Yung sardinas, lagyan nyo na ng sibuyas. Tapos ibalot nyo sa tasty kung meron kayong nabili. Ganyan lang siya, oh. Napakadali, di ba? Okay. Tapos ito, ang gagawin mo, kukuha ka ng brush. Kung wala, kahit ibabad mo lang siya, pahiran mo siya, ganyan, oh. Para mo lang siyang inipintahan. Ganyan. Tapos ilagay mo dito sa breadcrumbs. Ganyan. Oh. Bakit oh. Kukunti? Ang alin? Ang kanyang pan, breadcrumbs. Hindi nga eh. Sample. Oh. Yan na. Tapos ito na siya. Lalagay mo dito. Ulitin mo na naman yung procedure. Kuha ka ng isa. I-brush mo siya. Ganyan. Oh. Oh. Para kumapit yung breadcrumbs. Oh, oh, ganyan. Oh, tapos babad mo siya rito sa breadcrumbs. Oh, pagkababad mo, 'yan. Oh, ito yung procedure, 'yan. Oh. Ngayon, kung wala kang mga ganitong style, ang gawin mo, ibababad mo lang yung itlog. Ay, yung itlog yung tinapay do sa itlog, ganyan, oh. Oh, pagkababad, lagay mo na sa breadcrumbs. Paikot-ikot lang hanggang kumapit yung breadcrumbs. Oh, tapos niyan, alisin mo na, angat mo na. Kailangan hindi siya magbukas, ha? Kasi piprito mo yan. Tapos, ganun naman sa ibang naiwan. Oh, ganyan, ganyan. Ganon. Bababad mo lang. Tapos, oh. Lagyan mo dito sa breadcrumbs. Paliguan mo siya. Oh. Oh. Yan. Tapos, ganun din itong isa. Babad mo. Yan eh, kung wala kang brush. Para pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga option. Yan. Yan. Ganyan. Kahit walang nanonood, pag pinanood nyo itong preview, makikita nyo. Ngayon, nagpaint ka ng tubig. Tubig? Ay, ng tubig ng ating mantika. Hindi pa raw. Sige, habang nagpapainit pa siya, dadaling ko kayo sa aming munting kusina. Ubusin ko na lang itong dalawang piraso, ha? Pasensya na kayo. Kasi kailangan lang. Oh, isang pahid. Ayos na yan. So, ilagay ng ating isang kutsara. Oh, ayos na yan. Isang kutsara lang, sir. Oh, tapos
Oh. Sabay ipipinch mo siya. Pinch, 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 pinch. Oh. Mm. 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 Kabila. Mm. 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 Tapos babad sa itlog. Oh. Mm. Babad sa itlog, lagay sa breadcrumbs. Wish, 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 wish. Oh. Oh, breadcrumbs. Wish, 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 wish. Oh, 'yan, oh, ganyan lang, oh. Oh. Breadcrumbs. Oh. Pagpag. Oh. Lagay sa finished product. Kuha ulit ng isa. Pahid ng mayonnaise. Mabilisan lang 'to, mga madam, sir. Pahid ng mayonnaise. Oh, isang ganyan lang. Hmm. Tama na 'yan. Tapos kuha ng tuna. Oh. Oh. Simpleng merienda. Pagkakikitaan mo kung yung tsatsagain lang. Oh. Oh. Sabay ipipinch mo. Pinch. 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 Oh. Tinidor lang. Hindi mo na kailangan pumwersa pa na. Hmm. Pag nagdikit yan, ipretuhin na natin yan. Oh. Ganyan lang. Hmm. 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 Ngayon, babad sa itlog. Paliguan sa itlog. Pagkapaligo sa itlog, lagay dito sa ating breadcrumbs, paliguan, kabilaan. Oh, yan, ganyan siya, kaibigan. Oh. Di ba't napakasimple? Ngayon, tapos na 'yon. Dadalhin natin ngayon sa kusina. Oh, hello po. Hello, hello. Hello, hello Ate Judith, AB Food Trips. Yan, ito na yung pre-nish ano natin. Materials. Ngayon, ang gagawin natin, ipiprito na natin. Siyempre, madali lang ang pagprito. Dadalhin ko kayo sa aming kusina. Yan. Habang nagpapakulo ng mantika. Ah. Madali lang to. Ito ang tinatawag na Long Ranger, madalian. Si AB food trip ikon eh. Ganyan. Marami siyang kun, luto. Specialty niya yung hopya at saka. Oh, ito na. Lalaglag ko na. Oh. Yan, ganyan lang kaibigan. Mm. Kunin mo yung strainer dun sa kuno. Mm. Baliktad rin. So, this is. Ako, sana wag bumuka. Pag bumuka yan, bobo ka. Oh. Ayan yung kuno. Yung. Ayan. Sa sabong pagtong. Yan, ganyan lang. Simpleng merienda. Kunin mo yung strainer sa... Mm. Ayun, dyan na pala. Pag nag-golden brown, naiahon nyo na. Dahil luto na yung tinapay dati. Oh. Sa Tagalog, simple lang to. Pinirito ang tinapay. Oh, ahon nyo na, brown na eh. Tapos may strainer ka. Yan na simple. Empanada kong tuna. Dapat lutuin mo yung kunya, hindi pa naluto masyado sa loob. Hindi mo nga, pinakain mo. Ay, yung sibulis pa lang. Mm. I-upload ko din ito sa kunya. Sa Facebook mo. Ay, sa kunya. Siyo. Anong naalala niyo yan pagka ganyan nakikita niyo? Matapos siya magluto, magugas ang plato. Magkukon kami, mukbang naman. Ako naman ang magla-live. Ganun lang, salitan lang kami. Para makaipon kami ng what's hour. Yan. Ganyan lang, kaibigan. Bukas magdadalgo na coffee siya. Hello, hello! Ay, pang-pang
Ayan. Happy food trip. God bless sa inyong lahat. Oh. Lagay. Baliktad. Pag nag-brown na yan, okay na yan. Testing na. Oh, papatayin mo na. Oh. Preparasyon, koleksyon. Pinagkukuan din niyo. Gosh, manahit talaga. Mainit. Hi, hi, hi! Welcome, welcome! Yan. Hindi niya pa inayos doon sa loob. Ito na ang ating finished product, ang impanadang tuna, may little on version. Ngayon yung mga natira mamaya gagawin naman natin. Oh, yan na yan, impanada. Panada. Tarang! Ayan na. Yan. Ito na siya. Tikman na natin. Tikman na natin, mga sir. Mainit. Masarap siya. Ito'y pineapple juice natin. Ito siya. Sarap ng tuna. Init. Tamang-tama to. Yung tuna. Mainit. Tanapay, pinirito. Mainit. Masarap to kainin pag bagong luto. Tapos may ginawa kang pineapple shake. Wala na, hindi na tayo makakain ng kwan, panangalian. Ayan pa yung isa. Kwan mo ba maya ito? Mayroon pa naman isang kwan doon. Pamili ka na lang ba? Ma'am mo, masarap. Ano ba ngayon? Ah, Merkulis, Webes. Merkulis. Mas maganda pa kung mas marami itong kwan, breadcrumbs. Kain po tayo! Kwan mo yung kwan, oh. Ha! Ha! Sarap! Yan man yung pagidaan. Ano sabi niya eh, pinupunta. Out muna ako, working pa ako. Namo, masarap to. Ha? Masarap. Masarap. Ha? Masarap.
Ito yung, ano mo sa bata, pinas. Mm. Mag-ready ka lang ng mga testi. Mayonnaise, dapat mga yan, ang iwi. Mm. Tuna, no? Mm-mm, tuna. Buwis, lagi mong pasas. Pasas? Oo, oh, para may tamis-tamis siya. Dapat pag nagsisil, bumibili ka na. Para pag nag-uwi ka na. Kahit Christmas, ito ang andam. Ah. Pwede na ito. Sampung piso. Kaya? 10 pesos. May bibili kaya? O kaya 5. Tingnan mo yung tinapa kung ilan ang magagawa, di ba? Kaya may 40% ka overhead agad. Para hindi ka napagod. Alam mo kung maganda rin yung kwan yung... Ay, pag nagsil dito yung estog ngayon, sinasabi ko, tubar na rin lang. Tapos yung... Talaga sakto dito kape. Mm-mm. Ay, oo. Kasi sila rin sa TV kwan. Dalgona. Dalgona coffee. Mamay magawa ka na ayayo kaya. Yeah. Ano masasabi mo? Hindi na kami kakain ng pananghalian pag ganito lang. Kain po tayo, mga kaibigan. Nabusog na ako. Nana. Matati yung aking kondito eh. Busog na ako, hindi ko pa maubos. Dami mong kinain na eh. Gulay, mga ano-ano. Ang tuli lang yung tuna eh, no? Ah? Ang tuli lang. Tuya may tuna mayonnaise. Hindi, nakita ko kasi ala Jollibee, sabi nila. Mm-mm. Yung iba pa nga, hinalo nila. Ito, inaluan nila yan. Mm. Tapos iba pa yung pinangpahid nila. Maganda yan. Oo. Testy? Pinahid nila ng kwan, ng mayonnaise muna yung testy. Mm. Tapos nilagyan nila ito ng mayonnaise. Yung itong pan. Mm. Yun daw ang ala Jollibee. Ay, masarap na ito. Mm. Kailangan mag-ipon ako ng mantika, mayonnaise, parginas. Ayaw ko yung pineapple. Tupo, tupo. Juicing juices, ay niya. It's delicious. Kwan, dalawang oras. Tapos mga mamaya na tayo kung pahingayin para i-upload muna yan. Napakasarap. Lalo na yung taga-testing ko. Maging baboy na. Anong masasabi mo? Siyempre, masarap. Juicy. Sa loob. Ano ba pamagat niyan? Tuna sandwich. Tuna sandwich? Yeah. Plus pineapple juice. Mm. Pero, sino uminom ng pineapple? Ikaw. Ah. Isang blender. Nantok na ako. Mamaya. Yung itlog tsaka yung pineapple, ay tunay. Pagsamay ulit, prito mo na. Hindi ako. Merienda nga mamaya ng hapon. Ganito muna na. Nabusog na.
alas narinig pa doon. Alas 2 ang kwan. Tayo na lang kakain. Ay, alas 12. Pahinga muna. Pahinga muna, matatakaw. Tubig na lang sa akin. Dito nga ako upo, inantok na ako eh. Patayin na natin to. Wag. Konti na lang, 30 minutes. I-preview mo ako kung tutulog. Nabusog. Ayan na yung host. Natulog. Nabusog. Natulog. Kain na lang. Text. Hindi. Ito ginaganito ko. May nag-text na. Yun mo. Ano sabi? Wala. Sabi ni Abu Dhabi. Kwam. Ay, Abu Dhabi. Abu Food Trip. AB Food Trip. Alis na daw siya. Pupunta magtrabaho. Uli ito eh. Tahimik ng kabahayan, tulog na ang lahat. Ipit ko muna mga ito. Nung nilagay mo, ano ba yun? Naputol? Putol ulit? Hindi, yung tinali ko nga eh. Nail putol, di ba? Magandang talaga mag-ganyang kagabi. Ang oras ng kwan. Kaya sa alas ko tayo sa biyernes. Ganyan ko kaya bukas ng gabi. Baka sumagayang may tatay.
action. This is my lazy chair. Lambot. Sabi mo eh, 2.25 dito eh. Yung 1.8 na nasa lata, 52, edi dyan ka na. Ay, grabe yung matlay dyan. Ayan, naka-promo yung nasa yung lata, yung hindi. 29 lang yun. Bakit meron pang dinala pa niya yung kanyang kwan? Yung? Yung kanyang thumbs up, yung isa. Sino? Kanina siya yan. Dapat 8. Diyan mo na. Yung nakabigi, tayo lang naman ito eh. Diba? Walang oras na ba? Ay, sino? Dapat 120 na. Ano 120? Ito, para maging 2 hours. Ano oras na dito? Tignan mo. Tignan mo nga.
Oo, tama. Kasi ito, nandito sa akin. Ilan? Oh, 100 minutes. Grabe din pala si Kun, ano ni? Mag-LS si Rin. Ilan? 8 oras, ganun. Di ba pumasok ka sa kanya? Eh, play ko nga itong isa. Ay, naka-off. Kaya muna. One, 1-1-4-0 ka na pala. Hello guys. Dapat talaga para dumami yung ganito. Mag-kwan ka. Ano to? Pa-games ka palagi. Itang papasok lahat mo ngayon. Ilan sila doon? Sa Biyernes mag-kwan ka. Sa kanila. Kaso na paka-stricto yung kanilang kun. Ay, mag-open ako ng kon para hindi sila ay hindi ka magsalita ng Diyos. Simula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kahit ako na antok. Kasama niya siya Diyos sa simula pa. Nilikha ang lahat ng bagay. Ano ba upload yan? Tapos ako naman. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kaniya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinuko ng Diyos ang isang taong nagngangalang Juan. Pumarito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at nagsagayon manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pumunta siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Subalit,
ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, sa kagustuhan o kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang salita ay naging tao, puspos ng biyaya at katotohanan at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhati. Hindi, magkano yung kwan? Yung mga kabinet niya na yung ganyan, no? Parang yung kusina dyan. Nagpatutong diba si Juan tungkol sa kanya ng kanyang isigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Pwede natin ipailagay sa karton, di ba? Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa amin. Palitan yung ay pagawa niya. Sapagkat siya ay lalo na, bago pa man ako ay pinanganak. Mula sa kaniyang di mas... Ay, nagdaganito pala ako dito. Sunod-sunod na pagpapanak. Nagsusuyod ako. Pasensya na po. Dumating ang kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, dumating ang pagpapala at katotohanan. Matamis? Kailan may walang nakakita sa Diyos. Nagsusuyod ako lang. Kaisa-isang anak, siya'y Diyos. Na lubos, na minamahal. Sige, matulogan naman yan. Bigisingin kita pag nagmukha. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsuko ng ilang paling Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino siya. Hindi na kaya kasi inaantok pa ito lang yung ating maliwanag niyang sinabi. Anong oras na tayo nang nag-kwan kay Sweetie Spine? Sino ka kung ngayon? Natulog. Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Hindi po. Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nilang muli. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo dito sa iyong sarili? Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap ni Propeta Isaias. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay subo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayun hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni Elias, ni ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagpan lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukas ay nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya nakikilala noon. Ngunit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na parang kalapating bumababa buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, ang sino bang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon uli si Juan kasama ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Hindi siya rin yung juicy. Na nagdaraan ay kaniyang sinabi. Hindi rin juicy. Yung parang kwan siya. Narito, ang itong kwan. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya.
at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus. Hindi, mayroong iba, mayroong kwan. Sumunod sa kanya ang mga ito. Sa dulo niya, sila nakain ko na, sinigay siya kwan. Ano ang kailangan ninyo? Tuyo. Sumagot sila. Saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Halik kayo at tingnan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang kinikilahan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Noy, mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawagin Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at ganyan din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazareth, na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halik at tignan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, siguro si Pudrick, malapit na rin silang kunito. Wala siyang ano pang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalit ng puno ng ikos. Sumagot si Nathanael, guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng ikos? Higit pa riyan ang makikita mo. At sinabi niya sa kanila, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ikalawang kabanata. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Kana na nasa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng alag, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alag. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo kong pangunahan, ina. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na tapayan doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Nakalaan ang mga ito para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinuno nga nila ang mga tapayan hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal at sinabi, ang unang inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang bababago. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana
na nasa Galilea ay siyang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad at sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinggan ng mga baka, tupa at kanapat at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong mga kapit at pinakamuyan niyang alabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya sa salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagbibili ng kalapati. Alisin ninyo dito mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy natutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Anong himala ang may papakita mo pang patunayang may karapatang kang gawin ito? Sumagot si Jesus. Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo. 46 taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kaniya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat silang lahat ay kilala niya. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kaniya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. 3 Kabanata. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. Guro, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niyo mararanas ang pagharian ng Diyos. Paano maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinapanganak ng espiritu ayon sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiiit ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nagagaling at kung saan napaparoon. Ganoon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng Espiritu. Paano pong mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus. Guro ka pa naman sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan mo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinapatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa lupa, paano ninyo mapapaniwalaan kapag ang sinabi ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao.
at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang. Gayun din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, di hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya'y pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbabautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paraan ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guru, yung mong lalaking kasama ninyo sa ipayo ng Hordan na yung pinatotohanan ay nagbabautismo rin. Nagpupunta sa kanyang lahat." Sumagot si Juan, "Kahit sino'y walang tatanggaping anuman, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatuloy na sinabi kong hindi ako ang Mesiyas. Subo lamang akong nauna sa kanya. Para sa lalaking ikakasal, ang babaeng ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan, siya ay maging dakila at ako naman maging mabata." Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kaniyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay katotohanan. Ang sinubo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kaniyang espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay niya dito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang ayaw pasakop sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kaniya ang puot ng Diyos. Ika-apat na kabanata. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kaniyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea at kailangang sa Samaria siya dumaan.
dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil sa siya'y napagod sa paglalakbay, bye-bye na mga kaibigan! Bye-bye-bye! Halos katanghalian na noon. Mamaya ulit! Ang isang Samaritanang dumating